Naon siya mima ng pasukan sa mahigit 600 paaralan dahil sa pananalasa ng bagyo at habagat, tuloy na ang pasok sa Lunes. Kasabay nito ang implementasyon ng Phase 1 ng matatag curriculum pero tila may hinaing ang mga guro. Yan ang tinutukan ni Ian Cruz. Matapos ang pag-aayos at iba pang dagdag na paghahanda, tiwala ang Education Department na makapagkaklase na rin sa Lunes ang mahigit 600 paaralang na bitin ng pasukan dahil sa epekto ng bagyong Karina at habagat. Target so far is all talaga. Huwag lang sana umulan ng malakas ulit. Mahigit 23 million ang enrollees sa public at private elementary at high schools para sa school year na ito, kung kailan din simulang ipatutupad ang Phase 1 ng matatag curriculum para sa kinder at grades 1, 4 at 7. May punang mabigat ang workload ng mga guro sa bagong curriculum. Pero sabi ng Education Secretary, pasok pa rin sa 6 na oras sa pagtuturo ang 8 subjects na may 45 minutes bawat isa. May mga class advisors din umano at non-math teachers na nagtuturo ng labas sa kanilang expertise. A few situations on the ground na yun ang dapat i-correct natin. Sagot naman sa kulang umanong training ng mga guro dahil sa late umanong paglabas ng guidelines ng bagong curriculum. Nag-umpisa kami last year hanggang netong May of this year. Tapos kahit di pa napipirmahan ni Secretary yung policy, nagkaroon na kami ng advance orientation sa mga school leaders sa field. May education technology na available online ang tinap ng DepEd na makatutulong sa mga mag-aaral at magpapadali sa trabaho ng mga guro at pag-alalay na rin ng mga magulang sa mga bata. Makakatulong to sa PISA natin for if not 2025, 2029 dahil nakabase siya dun sa learner eh. So kung mahina yung learner, marami siyang makukuha dun sa software. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.